Ibang mga local governments doon ay nagdeklara ng state of calamity dahil nag-uusap tayo dito ng matinding pinsala na ang magiging resulta ay gutom. Gutom. Ilang mga sakahan ang nagkaroon na ng crop failures. Tayo ay dependent sa agricultural production natin, pero ito ay nanganganib. Ang tubig natin nanganganib, nagkakaroon ng drought, matindi ang epekto. At kung ikumpara mo yung pagkakaroon ng uncertainty sa ating mga local government at itong attitude ni Bongbong Marcos, na-interview si Bongbong Marcos at ang sabi niya, hindi kailangan na ang state of calamity ay gawin nationwide. Dahil daw, iba-iba naman daw ang epekto ng El Nino sa bawat lugar. Itong si Bongbong Marcos ay nahihibang. Okay? Hindi naman iba-iba ang epekto ng El Nino. Yan ay uniform sa lahat ng agricultural areas natin. Nagkakaroon ng crop failures. In fact, pare-parehas din ang effect pagdating sa tubig at lahat tayo maapektuhan. Hindi lang naman yung probinsyang yon. Kung rice producing region, merong crop failure, magkakaroon ng effect yon sa Maynila dahil ang presyo ng pagkain ay tataas, import na naman tayo ng import dahil hindi tayo nagkakaroon ng kapasidad na magpakain ng ating mamamayan. Ang effect nito ay hindi lang para sa probinsyang yon. Ang epekto ay buong Pilipinas. Kaya, huwag i-trivialize yung panawagan na magkaroon na ng nationwide na state of climate emergency. At hindi ito basta deklarasyon. Pag nagdeklarasyon tayo na merong nationwide state of climate emergency, ito ay dapat magbungsod ng isang seryoso at komprehensibong climate action plan sa ating gobyerno.